Okay, class, once again, good day everyone, and welcome back to my YouTube channel. And now we are in lesson 7, and we are going to study on how to create automatic strip lights using Arduino Uno R3, breadboard, resistor, LED, and the photoresistor, or in other words, light dependent resistor or LDR. And for the objectives that you are going to attain at the end of the lesson, I have 3. The number 1 is define what is photoresistor. Number 2, discuss on how to use the serial monitor. And last, demonstrate a circuit design on how to create automatic strip lights using Arduino Uno R3 breadboard, resistor, LED, photoresistor, or light dependent resistor. And for our subject matter, of course, the automatic strip lights. And before we proceed to our lesson proper, let me introduce to you or share with you the opening quote from Amanda Gorman. So it says here, "There is always light, if only we're brave enough to see it, and if only we're brave enough to be it." Okay, so it's true na talagang there is always light. So, liwanag, ika nga, sa Tagalog. Sabi nito, if only we're brave enough to see it. So, lagi naman natin nakikita kung ano yung tama, pero minsan kasi hindi natin nakikita o sinasadya natin na hindi makita. So, para hindi masayang yung light, dapat pag nakita natin yung kung ano yung tama, dapat ating makita. At lalo higit, of course, tayo ay maging brave enough to be it. O dapat tayo ay maging tama lagi sa lahat ng oras o sa lahat ng bagay o sa lahat ng panahon. Kasi kung hindi tayo magiging brave enough to be it, maging lumagay tayo lagi sa tama, ay baka banda-banda riyan ay mawawala na yung light o magiging darkness na, kasi lahat na tayo ay hindi nag-i-stand kung ano yung tama. Okay, I hope you learn from my simple insight about this opening code. Let's proceed. So, what is photoresistor? Photoresistor, also known as LDR, or light dependent resistor. So hindi yan long distance relationship, ha? LDR, light dependent resistor. A sensor whose resistance changes based on the amount of light it senses. So meaning itong photoresistor class, so ito yung itsura ng photoresistor sa Tinkercad, o ganoon din naman sa actual, halos ganito din ang itsura. Okay? So, ito yung type ng sensor na nakadepende siya sa, sabi nga dito, a sensor whose resistance changes based on the amount of light it senses. So, depende sa liwanag o ng ilaw siya nakabase, kung tataas ba ang kanyang resistance o bababa. So, usually, ginagamit itong photoresistor, of course, kagaya sa ating topic, which is automatic light, street light. So, ginagamit siya sa mga street lights. So, pwede rin natin siyang gamitin sa ibang bagay. For example, gawin natin siyang i-apply natin sa automatic door lock. So, once na may nasensya, naliwanag, sasarado yung pinto.
kung kaya ay bubukas kapag maliwanag. So, marami bagay na pwede o application na pwede gawin na nito kung resistor or LDR. So, what is automatic street light system? So, it is a simple concept which uses transistor as a switch. By this, system manual works are completely removed. It automatically switches on lights when the light goes below ambient light. This is done using LDR, which means which senses the light. So, yan po. Talagang ang lahat ng street lights ay gumagamit ng LDR sensor or photoresistor. Okay? So, before we proceed to our demonstration time, so let me say with you the activity or output number 6 that you are going to do. So, make sure you watch the lesson 7 video presentation until the end and create a circuit design to solve the given problem that I stated in the end of this video. Okay, so and for your assignment, watch and study lesson 8 video presentation. So, it's all about automatic street light part 2. So, bakit part 2? Kasi sa part 2 ay gagamit tayo ng additional, which is the 5 volt relay, AC male plug, and light bulb itself, and also the light bulb receptacle and the bulb itself. So, magpapailaw tayo dito sa una ngayon sa lesson 1 o sa part 1 ng automatic street light. Ang pailawin lang natin is LED. So, in part 2, talagang magpapailaw tayo ng bulb. So, either 7 watts or 10 watts na bulb ang ating pailawin. So, magamit tayo ng additional, which is the 5 volt relay, AC male plug, and the light bulb receptacle. Okay? So, yan yung magiging assignment nyo. Abang-abangan na lang yung next video about this automatic street light part 2. Okay? So, let's proceed to our demonstration time or demonstration video using the online application, which is the Tinkercad application. Okay? So, as you can see, class, I already made the circuit design. Okay? So, ito yung ating Arduino R3 board. Then, the breadboard. And also the LED, the resistor. This is the photoresistor or LDR. So, kung isi-search natin dito, class, so type lang natin is light. Yan, okay? Or photoresistor. Ito yon, LED. Ah, ano, photoresistor. So, yan siya. Din gagawin dito. Then, gamit din tayo ng resistor. So, kung mapapansin nyo, class, hindi na ako gumamit. Ito, hindi ko ginamit yung power rails ng breadboard para ma-less natin yung ano, yung wires na ating gagamitin. Okay? So, ngayon, tignan natin. So, yung cathode side ng LED, kinonect ko siya sa ground. Ito sa taas, sa digital pin, sa ground. Then, gumamit ako ng resistor para sa positive side, which is the anode ng LED. Then, kinonect ko itong at kinonect natin siya dito sa pin 13. Okay? Then, ang kanyang resistance value, of course, 160 ohms because gumagamit tayo ng 5 volts power source. Okay? Yung default voltage ng Arduino R3. So, ito, dito ko nilagay yung photoresistor. So, anyway, ang photoresistor, wala siyang negative and positive side. So, kahit saan mo siya gamitin. Kung ito man ang ilagay natin sa positive, okay lang. So, ngayon, so ito sa left side, ang ginawa ko, ang kinonect ko sa positive or sa 5 volts. Then,
nag-create ako ng another resistor para dito sa left, sa right side niya. Then itong right side ay i-connect natin sa A2. So kahit saan nyo naman i-connect yan, kung gusto nyo sa A0, A1, and so on hanggang A5. Then itong isa, yung dulo ng resistor na which is naka-connect sa right side ng photoresistor, i-connect natin sa ground. Yan. So kasi kung gagamit tayo dito, class ng, yun nga, kagaya nagbinanggit ko, gagamit tayo ng power is, maraming wires ang ating magagamit. Okay? So, 160 din ang resistance value nito. So, ngayon, let's proceed to coding natin ito. Yung codes na para mapagana natin itong automatic street light. Okay? Ito yung code na ating gagamitin. Yung first line or in the first three lines, mag-declare tayo ng variable. So, in the first line, int, type natin yung word na int, space, LDR. Bakit ko ginamit yung LDR? Kasi nga, light dependent resistor equals 2. So, yung int refers to integer. So, equals 2. A2. Bakit A2? Kasi nga, itong LDR, kinunik natin siya sa analog pin A2. Okay? Then, another variable for lead pin para sa LED natin, which is ang kanyang value, lagyan natin siya ng value na 13 kasi kinunik natin siya sa pin 13. And the third line, which is another variable, which is val or value. So, gagamitin natin yan mamaya ulit sa paghawak ng value ng LDR. Okay? Then, i-enter natin yung counter. Then, ito yung first function, which is the void setup. So, under the void setup, so, nilagay natin yung mga status nitong lead pin and LDR. So, yung pin mode ng lead pin, of course, output, kasi nga, yung LED is one of the output component. Okay? Then, pin mode, LDR, input. Why input? Kasi nga, babasahin natin yung mamaya yung value ng key input natin o kukunin natin na value na mababasa ng o masisense nitong LDR. Kaya input siya kasi kailangan natin yung data, nakakonnect siya sa analog pin o sa input. Sa analog, okay? Then, the next one is the next line is the serial that begin 9600 semicolon, okay? So 9600, ito yung tinatawag nating baud rate. Okay? So signal. So, para mag-communicate yung Arduino at yung computer para makapagkuha tayo ng input para sa serial monitor dito. So, serial monitor mamaya makikita natin kung anong mangyari. Then close. Then, next function, which is the void loop. So, dito sa void loop, ay in the first line na code, sinulat natin yung val, which is ito yung dineclare natin value, which is yung variable val, so equals to analog read LDR. So, after na ma-read ni analog read yung LDR, which is this one, yung light dependent resistor, kasi nga, kukunin natin yung value nito mamaya, yung kung ano yung nasi-sense niya, o na-detect niya, dahil nga itong photoresistor is one type of sensor na nasi-sense niya yung resistance o yung value ng light na nasi-sense niya. Okay? So, after nun, serial.println. LN ito class, hindi yan 1, hindi yan malaking letter na I. So, LN yan. So, in programming term, we call this as print line. Okay? Ipiprint niya yung value ng val. Okay? So anyway, itong serial nga na ito pala, o ngayon, ginamit ulit natin dito yung serial, ito yung code para magamit natin itong serial monitor. So, para makita natin mamaya. Then, yun nga, kaya nga itong command na ito ay nilagay natin dito para makita natin, magprint niya dito sa serial monitor kung ano yung nare-read ng LDR, kung ilan, anong value yung nasi-sense niya. Okay, after nun,
Mag-create tayo ng conditional statement. So, ngayon, sabi dito, ang conditional na create ko, if Val is greater than 170, so, kapag ang license niya ay greater than 170, yung digital right lead pin, isusulat niya, i-out niya yung LED to low. So, meaning off. Naka-off yung LED. Else, so ito yung close, ito yung begin, ito yung close. Else, begin, ilo-low at ihahay niya yung LED o mag-on yung LED. Then, close. Then, ito yung close ng looping. Okay? Ng void loop. So, ngayon, i-run natin siya. Pagka-run natin, itinig natin kung ano yung yan. Okay? So, pansinin nyo, bakit kumilaw na agad yung LED? Meaning, ang kanyang nadidetect class ay itong else. So, ibig sabihin, ang nadidetect nitong LDR o photoresistor ay below 170. Kasi, kaya ang kanyang in-execute na code ay itong else. Okay, paano natin makita kung bakit ito ang kanyang in-execute? Meaning, ang value na nadidetect niya o nire-write niya is below 170. So, para makita natin yon, so just click this word which is the serial monitor. Iyan. Okay? So, nadidetect niya is 1 only. Okay? Bakit 1? So, kaya, kung mapansin nyo, so 1 is less than 170, right? O, diba? True. Kaya, ito ang kanyang in-execute. Kung pero ito ay more than 170 or equal o maging ito ay lumabas dito ay 171, so ang kanyang i-execute ngayon ay itong low, maglo-low yung LED. Ngayon, ang tanong, paano natin lalakihan yung value nitong ma-detect ng value nitong LDR? So, just click the LDR or photoresistor. Okay? So, kapag ka-click nyo, may makikita kayo nito. So, ito yung ibig sabihin ng kanyang simulation na nadidetect yung light. So, dahil nandito siya sa baba, kaya ang nadidetect niya ay 1 o yung pinaka-lowest value. So, ngayon kung i-adjust natin siya, yan. Pansinin nyo, dumadagdag. Ngayon, dagdagan ulit natin siya. So, 130 pa rin. So, 130 is less than, greater than 170. False. So, kaya ito ang kanyang in-execute pa. Kaya naka-high pa rin siya ngayon. So, ngayon, pag nilampasan na natin siya, yan, o, 182 na. So, anong napansin nyo? 182 ang value na ng LDR. So, ang sabi dyan, 180 is greater than 170. True. So, kaya, nag-low na siya. Okay? Nag-low yung LED. So, hanggang isagad mo yan. So, ang sagad na value niya is 246. So, ang tanong is, sir, pagliwanag na, ito kasi ang LDR, pagliwanag, paglaki ng value. So, pag dilim, pagliit ng value. Ang tanong, sir, bakit baliktad? Kung kailan nagliwanag, nagdilim, ayaw pala, tama naman pala, mali pala ako. So, pag madilim, of course, iilaw yung LED. So, kapag maliwanag na, o lalaki na yung resistance value ng LDR, mamamatay na yung LED. Okay? So, ang tanong isa pa lang nga ay pwede bang vice versa, sir? Pagliwanag ng araw, saka naman pwede gawin nating mabubuhay yung LED. O LED. O LED. So, pwede. So, anong gagawin natin? Pwede. Palitan lang natin itong value ng kapag mataas, ihahay natin yung dalawang opsyon. Ihahay natin ito. So, ito natin ay ilo-low. So, kaya kapag nira natin siya, mali pala. So, mali pala kayo. Yan. Okay. So, ngayon. Diba? Pansinin nyo. Kanina, kapag mababa, ay nakailaw. Ngayon, patay na kasi binaligtad natin yung value. Okay? So, ngayon, pag ito naman ay inlakyan ko, more than o greater than 70 na siya, tingnan natin sa monitor, sabi ang monitor, so, 190 na siya, kaya umilaw. Ngayon, kapag ang kanyang value ay yan,
naka-off. Kasi nga, less than 1 second siya. Naka-off siya. So, isang, another way, di baliktarin nyo lang itong, para hindi ganun dami ang babaguhin nyo, baliktarin nyo itong sign, gawin yung less than. Then, balik natin ito ngayon sa low. Then, ito balik natin sa high. Para, kapag less than 170, o madilim, nakapatay yung ilaw. Dahil pala ay high ito. Try nga muna natin. So, madali lang, nasa atin kung anong gusto. Yan. So, pag baba, patay. So, balik. Hindi appropriate, ano? So, kagaya nang binanggit ko nga, hindi nyo naman baguhin. Kung nasa inyo, kung anong gusto nyo, kung anong trip nyo. Pag dilim, pag patay, pag liwanag, pag ilaw din ang kilidi. So, pero ang tama, eh, siyempre pag dilim, saka ilaw. So, ngayon, babaguhin mo lang ito. Gawin mo itong high, dahil mababa. So, kaya, pinapakita ko lang, pwede dito sa condition, o kaya pwede dito sa magiging code o sa output na itong mangyari doon sa LED. Okay? So, ngayon, ganun lang kasimple class. So, ngayon, para sa magiging activity ninyo, ay dadagdagan natin o dadagdagan nyo yung pailawin nating LED. So, dadagdagan mo siya ng another 2 na LED na iilaw. Okay? Dadagdagan lang siya. So, kung magiging 3 na yung ating pailawin na LED at the same time, so, gagamitan ulit natin para may thrill ang ating activity. Kasi kung hindi, para may thrill nga, lalagyan, paiilawin natin yung LED using looping statement. Kasi kung hindi natin gagamitan ng looping statement, simple lang, parang wala lang kayong ginawang effort. So, ngayon, para mayroong thrill yung inyong practical activity sa akin, sa actual, ay gagawin natin siyang 3 LED pailawin using looping statement. Okay? So, yun ang magiging activity ninyo sa activity number 6 sa lesson 7. Okay? So, I hope you learn from my video tutorial or demonstration video about automatic strip line. So, later on, idadagdag ko yung video in actual para makita nyo talaga kung gumagana din siya in actual. So, ibibidyoan ko yung Arduino mismo, yung breadboard ng actual, then i-upload natin yung code, same code, yung talagang gagana din yung ating LDR at yung LED in actual. Okay? So, that's it for today. God bless us all and keep safe everyone. See you in the next video. Bye-bye. Okay guys, if you found this video helpful, please don't forget to subscribe to my channel. Hit the notification bell, like, comment, and share. In our daily life, always remember, in every sacrifice, there is a price. Again, it's me, Sir Knowles, signing off. Bye-bye.